Hi friends, good day to all of you. In today's video, let's talk about 10 facts about kasambahay law. So kung employer ka or kasambahay, I suggest please watch the full video. Alright, are you ready? If yes, so let's get started. Disclaimer, ang video content natin ay hindi personal opinion but based on research sa reliable website. Alright, let's start with kasambahay law numbers 1 and number 2. Number 1, kasambahay law is Republic Act number 10361. Number 2, Section 10 of RA 10361, it shall be unlawful to employ any person below 15 years of age as a domestic worker. So friends, very clear, ang kasambahay law is a law pala, no? Republic Act number 10361. And number 2, it shall be unlawful for employer na mag-hire ng kasambahay na 15 years old and below. Bawal po yan according to the law. So kung mag-hire kayo ng kasambahay, dapat 15 years old and above. Alright? Moving forward to kasambahay law number 3 and number 4. Number 3, the domestic worker shall be entitled to an aggregate daily rest period of 8 hours per day. Number 4, the domestic worker shall be entitled to at least 24 consecutive hours of rest in a week. So, mahirap din ang trabaho ng kasambahay. So, maraming trabaho, magluto, maglinis, magbantay ng bata. So, dapat mag-rest naman siya. And of course, ng rest day in a week. So, siguro Sunday, every Sunday. No, from Monday to Saturday, magtrabaho. But sa Sunday naman, rest day naman siya. One whole day ang rest day niya. Alright? Before we continue to kasambahay law numbers 5 to 10, konting favor lang po, kung new viewer ka sa channel ko, I suggest please hit the subscribe button below and notification bell para updated ka sa mga videos ko weekly. Alright? Thank you and God bless to you. Let's continue. Numbers 5 to 6 are the following. Number 5, a domestic helper who has rendered at least 1 year of service shall be entitled to an annual service incentive leave of 5 days with pay. Number 6, no domestic worker shall be assigned to work in a commercial, industrial, or agricultural enterprise at a wage rate lower than that provided for agricultural or non-agricultural workers. So friends, ang domestic worker pala or kasambahay natin is entitled ng service annual leave na 5 days with pay. So mag-avail siya ng leave na yan after 1 year of service, right? So, kung mag-uwi siya sa kanila, mag-vacation, 5 days po yan with pay. So, dapat bayaran po ng employer. And bigyan din ng time na mag-vacation ang kasambahay. Para naman may time siya sa family niya. Alright? So, number 6. So, hindi pwede na i-assign ang domestic
worker ng another job apart from sa bahay. So halimbawa kung may business ka, ipa-work mo din siya sa business mo. That's another pay. Kasi ang kasambahay, magtrabaho lang sa gawaing bahay. Kung ipatrabaho mo sa negosyo mo, that's another pay. Alright, so yan po ang understanding ko sa number 6. Number 7, payment of wages shall be made on time, directly to the domestic worker to whom they are due in cash at least once a month. Number 8, the employer shall at all times provide the domestic worker with a copy of the payslip containing the amount paid in cash every payday and indicating all deductions made, if any. Alright, so ang sweldo ng domestic helper or worker dapat din na on time ang pagbayad, at least once a month. Kailangan din ng pera ang domestic worker or kasambahay natin, right? Kasi meron siyang needs and wants na dapat niyang bilhin. And of course, ang sweldo niya is provided with payslip. So, kailangan magbigay ng payslip ang employer. Nakalagay din doon na, of course, sa payslip nakalagay doon kung magkano yung sweldo niya, magkano yung deduction ng sweldo niya. So, once a month din ang pagbigay ng payslip and yung sweldo niya. Sabay po ang pagbigay. So, kung hindi tayo nagbigay ng payslip before, this time, aware na tayo na mayroong kasambahay law, dapat pala na magbigay ng payslip apart from sweldo ng kasambahay natin. Alright? Number 9, the domestic worker is entitled to a 13th month pay as provided for by law. Presidential Decree 851. Number 10, a domestic worker who has rendered at least 1 month of service shall be covered by the SSS, PhilHealth and Pag-ibig, and shall be entitled to all the benefits in accordance with the pertinent provisions provided by law. Number 9 and number 10. So, entitled po ang kasambahay natin ng 13th month pay. So, ang release ng 13th month pay is normally December. 1 month pay po yan sa kasambahay natin. And of course, it is important na ang employer magbigay po ng SSS, PhilHealth and Pag-ibig benefit sa kasambahay. Importante yan. That is according to kasambahay law. After po na meron siyang 1 month na services sa inyo. So, very clear ang kasambahay law. So, friends, now we know the 10 facts about kasambahay law. Hope you learn from our video content today. So, kung may question ka, may suggestion, may comment, please write in our comment section below. I will make time to answer that. See you in my next video. Thank you. God bless. And 2 thumbs up.